enjoy po kasi pag sabay-sabay tayong kumain, nakakagana. Hi, May. Alalahanin mo, dalaga na ang cutie cat natin. Bigyan mo naman siya ng konting kumpiyansa. Dalaga? Sana. Eh, astang lalaki yung anak natin eh. Babaeng-babae ang anak mo. Ano ka ba? Tay, kanina papabuha kayo dyan? Gusto naman kita. Ano ba naman klaseng tanong yan? Alauna na. Nabulok na ako ng kaantay sa'yo. Ayoko nang maulito ah. At tigilan mo na rin ang kakabanda-banda mo. Ano ba naman klaseng buhay to? Maayos nga ang finances natin, pero napapalayo naman ang loob sa akin ng natitira nating anak. Kuya, kasi may sakit na naman ang baby ko eh. Medyo kinakapos ako. Walang problema. Bakit hindi mo turuan yung si Boyet na pumunta sa Saudi? Ha? Eh, paraho lang naman kayong tinapos nang magtaguyod siya ng sarili niyang pamilya. Bihira naman, honey. Sa dami-daming maloloko dito sa mundo, ba't napasama pa tayo sa mga naloko niyan? When there is a missing aspect on the financial planning in a family, when that is missing rather, magkakaroon sila ng malaking problema sa paggastos at kawalan or the absence of any saving or preparation for the future. Han, kung hindi tayo magsisumikap, paano lang tayo pagtanda natin? At this time, may plano na tayo. Mag-i-stick tayo sa plano na yon. Sa tulong ni Lord, huling-huling alis ko na yon at never ko na kayong iiwanan mag-iina. Nakita mo naman, di ba? Nagigipit pa rin tayo. Mismo. Kaya nga masalang hindi ka dapat nag-resign dahil kinakapos tayo. Ba't ka bumili ng TV? Pwede pa naman yung luma natin eh. Heth, ako ang ninenervyo sa mga ginagastos mo. Ka na mag-alala, wala naman akong nilabas na pera dyan eh. Credit card nga ginamit ko dyan. Dumating na yung bill ng ilaw at tubig at saka ng telepono. Ma, ang laki ng bayarin natin ngayon ah. Ma? Oo. Pasensya na ho ha, pero mukhang hindi ako makakapagbigay ng pera para sa kuryente natin. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka masyadong magkagastos. Bili ka ng bili ko anong gusto mong bilhin. Tignan mo ngayon, nahihirapan ka. Yung credit card, yan ang iwasan mo.